It's always a blessing po na makasama ang bawat mananampalataya tumikinig po dahil tayo po ay nagpapalakasan at ina-affirm natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Tama mo ba? Amen! Pwede po ba tayo tumayo lahat? Kasi po nakikita ko nakahalukip-kip na kayo dahil sa lamig ng panahon at baka mamaya po pagtingin ko nakapingin na yung mga mata ninyo. Amen? So tayo po lahat ligal-ligal nga po natin ang ating mga kamay. Ayan, para po mabuhayan tayo. Siyempre, science, no? Dapat buhay ang buong parte ng ating katawan. 1, 2, 3, at tapos po, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating katawan. Amen. Salamat po. Tayo po lahat ng makakaupo na. I believe, buhay na po yung ating mga dugo. Hallelujah. Ang theme po natin for 2016, because of His grace, I am who I am. Amen. Nakarinig na po ba kayo sa theme natin? Amen. Tayo po ay sabay-sabay doon sa ating theme. At para po mas maunawaan po natin yung theme, ginawa po ni Sister Noy, meron po tayong quarterly theme. Tama po. Ano po yung una? Teacher po kasi ako, kaya nag-review ako. So, born to His family. Okay, tayo daw po ay naipanganak na muli sa pamilya ng Diyos, hindi po sa pamagitan ng laman, kung hindi po sa pamagitan ng dugo ni Kristo. We have been born in the family of God, not of the corruptible seed, but of the incorruptible seed, which is the blood of Christ. Amen? Pagkatapos po nun, ano po yung kasunod? One, with His Spirit. Okay, righteous in Him. Tapos po, one, with His Spirit. Okay, dahil po tayo ay napanganak na muli, tayo po ay ipinilang ng matwid ng Panginoon. Hindi po sa pamagitan ng ating mga sariling gawa, hindi po sa good works natin, hindi po sa status natin, hindi rin po sa mga achievements natin. Tayo po ay binilang na matwid ng Diyos sapagkat tayo ay binili ng Kanyang dugo. Ang ating katuwiran ay katuwiran dahil kay Kristo, hindi sa ating sarili. Okay, and then ano po yung pangatlo? One with His Spirit. Okay, gaya po nang nasabi natin, tayo man po kung ano tayo ngayon, ito hindi dahil sa kung ano tayo nung tayo ipinanganak. Kung ano man ang nasa atin ngayon, ito ay gift of God to us because of His grace alone. Tayo po ay nakakapanatili, tayo ay nakatatayo, tayo po ay nakagagawa, hindi sa sarili natin katalinuhan at lakas, sapagkat ang lahat po ng yan ay merong hantungan, meron po silang hangganan. But the Spirit of Christ that is living in us is living from eternity to eternity. Kaya nga po tayo ay makakapanatili lamang sa katwiran ng Diyos dahil si Kristo ay nasa atin. Hindi po natin yan minu-work out. Kahit ano pong gawang tamo, hindi po tayo magiging banal sa sarili nating pamamaraan. Ang kabanalan natin, ang katwiran natin, ang kapangyarihang tumadali sa atin, yan ay bunga ng ating relasyon sa ating Panginoon. At yan po ay nakikita natin sa pamagitan ng pananampalataya, ang ating pananampalataya na nakabase lamang sa salita ng Diyos. Hindi po sa mga salita ng tao, hindi po sa mga libro na babasa natin, hindi po sa mga napanunood natin, kung hindi lamang po sa puro at dalisay na salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, itinatanim ang salita ng Diyos sa ating mga puso para po yung capacity niya na lumago, yung capacity niya na mamunga ng 10-fold, 30, 60, 100-fold, and more than that, ay lumabas. If we nurture it, sabi nga po ni Sister Noy, meron po chance na mamatay yung seed kung hindi natin yan ni-nurture, kung hindi yan naitanim. Ang capacity po ng seed, hindi po yan lalabas kung hindi yan naitanim sa atin. Ang kapasidad po ng salita ng Diyos, lahat ng ginawa niya para sa atin ay mararanasan lamang po natin kapag nakikita po natin yan sa ating pananampalataya. Kumusta naman po ang pananampalataya ninyo? Tayo po ba yung nagtatanong
kalayuan natin sa salita ng Diyos. Lahat po ng desisyon natin, lahat ng namumudawi sa tubig natin, it all comes from the heart. Galing lahat yan sa puso, dahil sa puso na itatanim ang salita ng Panginoon. Amen? We are very blessed po ng ating church. No? Patuloy po na siya ay nagbubukas at gumagawa ng kaparaanan para tayo ay lumali at lumago sa ating pananampalataya. Na bilang isang anak sa pamilya ng Diyos, mas kilala dapat natin kung sino ang ating pinaglilingkuran, kung sino ang ating ama. Dahil kung sino ang ating ama, yun tayo. Amen? Kung kilala mo kung sino siya, kilala mo na hindi ka pababayaan ng iyong ama, kilala mo that He is everywhere, nakasama po natin siya sa lahat ng panahon, na hindi pa man tayo humiling, pinagkaloob na ng Diyos, then we will be very thankful that we belong to the children, that we belong to the family of God. Amen? Ang pagiging pamilya po ng Diyos ay hindi natin minork out. It is because of the love of God for us. Hindi po dahil may ganito yung title mo, ganito na yung achievements mo, ganito na yung narating mo sa buhay, ganito na kalaki yung bank account mo din. I deserve to belong to the family of God. Hindi po. But when we were yet sinners, Christ already died for us. Ang ibig kong sabihin, wala man tayong dapat patunayan sa mundong ito dahil ang Diyos, siya mismo, through you, gagawin niya niyang vessel para magkaroon ng katunayan ang kanyang salita sapagkat ang kanyang salita ay buhay sa puso at buhay natin. Amen? So, tingnan po natin. Gusto ko pong, after po nung mga nasabi po natin team, our last quarter team is reigning with Him. Kung kilala mo ang pamilya mo, alam mo na matuwid ka sa Diyos. Alam mo na nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Makakapamahala kang kasama ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan po ng ano? Ng ating faith. It is only with faith that we can reign with God. Amen? So, ang sabi po in Hebrews 11:3, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Amen? As believers, naniniwala tayo that God created the world. Hindi po tayo naniniwala dun sa tinatawag nilang Big Bang Theory. Alam niyo po ba yun? Yung Big Bang Theory po sa siyensya, ang sinasabi niya, ang kalawakan kasama na ang ating planeta ay nagmula sa cloud of dust with a very strong force and it exploded, sumabog. Yung malaking bahaging naiwan, yun ang sun. Yung mga particles sa palibot niya, yun ang mga planets and other planetary beings sa kalawakan. Hindi po natin yung pinaniniwalaan. Ang pinaniniwalaan natin, ang Diyos create niya ang mundo. Okay? Bakit? Hindi yun human thinking. Kung human thinking yun, papaniwalaan mo yung Big Bang Theory. Pero dahil naranasan mo ang Diyos at alam mo na kayang gawin ito ng Diyos, you believe that God created the world. Another, saan po kayo nang galing? Saan po kayo galing? Bat-buketa, ano sa pamaysa ka na lang? Saan po kayo galing? Tayo po ay na-create in the image and likeness of God. Right? That is because we believe in faith. Bakit hindi kayo naniniwala sa theory of evolution ng tao na galing sa matching, sa egg? Yan ang sinasabi ng science. But because of faith, we believe that we are created in the image and likeness of God, that the very breath of Christ, that the very breath of God, He has breathed into us and we became a living being. Kaya nga po tayo ay nagkaroon ng buhay. Dahil piningan tayo ng Panginoon. Bakit mo yun naiintindihan? Iniintindi ba yan ang ating capacity ng human? No, you just believe. Naniwala ka sa pananampalataya mo. If you believe na ang mundo ay na-create sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ano pa ang hindi ko kayang paniwalaan? Meron pa po ba? Na-create ni Lord ang mundong ito na ibinigay
grace, that we have more than what we can have, that we are more than what we think of ourselves, then ano pa ang kulang? Ang kulang hindi yung naitanim sa puso. Narinig lang. No? Kaya nga po, dapat minu-nurture natin, minu-meditate natin ang mga salitang narinig natin. Dahil yan po ang magpapabago sa ating mga pananaw. Magpapabago sa kaisipan. Meron po bang nagbago sa salita ng Diyos? Thank you po dito. Meron po ba? Meron po bang dinilit na chapter sa Bible? Meron po bang inat? Meron po bang inalis na character? Wala po. It's the same Bible. No? From Genesis to Revelation. Hindi po yan nagiging obsolete na kamukha ng ibang books. No? No, nawawalan na ng saysay. But, every time that we read the Bible, meron pong nangyayari sa buhay natin. Tama? Amen. Every time that we read the same passage, meron pong bagong revelation na ibinibigay ng Diyos. Tama po ba? Amen. Bakit po? Dahil meron na po tayong pagbabago sa ating kaisipan. Now we understand better. Now we believe better. Now we see better. Because God has been changing our hearts and He has been changing our mind. Kung nagkaroon po tayo ng change of heart and change of mind, meron po tayo dapat change of action. Tama? Kung ano yung nasa puso mo, iniisip mo, isa pamuhay mo, yun ang nagiging bunga ng iyong pananampalataya. That is the fruit of our faith. We live by what we believe. Kung pinaniniwalaan po natin lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos, kung tayo po ay nananangan sa katuwiran, kabananan, at doon po sa seed of faith that is in our heart, there is no reason for us to back out. There is no reason for us para manghinawa sa ating pananampalataya. Because the more na narinig po natin ang salita ng Diyos, the more nagkakaroon ng pagbabago sa ating kaisipan bilang isang Kristiyano. Amen? Nakakalungkot kong isipin na nagbibilang tayo ng hindi lang buwan, taon sa ating pananampalataya, but we have the same level of thinking just when we started 10 years ago. Nagkulang po ba ang seed? Hindi po. The seed is perfect in itself. Ang kanyang capacity na lahat ganyan. Wala na po tayong may dadagdag pa sa seed. Wala na po tayong may dadagdag pa sa word. No, kumpleto na po yan. All we have to do is to nurture, to meditate the Word. Para makuha po natin kung ano yung supposedly gagawin niya para sa atin. But reigning with God, reigning with Jesus. Amen? Para pong napakabigat na ako ay magre-reign, ako ay, ano po ba yung reigning sa Tagalog? Ako ay maghahari. Ano pa po? Kaya po kasi masagot pag yung Tagalog na ganyan yung kanya. Mamahalang kasama ng Diyos. Amen. Mahirap po ba? Mahirap po kung gagawin natin yan sa pansarili natin kakayahan. But if we just flow in the Spirit, everything will be okay. Everything will be fine. Dahil ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan para maabot mo kung ano yung dapat na maibigay sa iyo. Yun po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag ka nang magpakahirap pa. Dahil yan, kapag ibinigay ng Diyos sa iyo, walang kahirapang maibibigay sa iyo. No? Hindi ka magkakaroon ng worries. Dahil alam mo, impress ng Lord sa iyo, sa heart mo, that He is giving you this because you are a child of God. Amen? So, yung po pagpupunyagi ng tao, kasama na po yan siguro kung hindi natin alam kung ano na yung ginawa ng Diyos para sa atin. But knowing what God has done for us, kung ano na yung ginawa ng Diyos sa atin, ang dapat lang po natin gawin is to have a complete surrender and let the master, no? Let the chief lead us doon sa daan na dapat po natin ihatid. Dahil ibibigay
sa atin ng Diyos ang diretsong daan, hindi liko-liko. Wala pong detour ang Panginoon. Straight. Amen? Patuloy pong magpapastrength ng ating faith sa ating Diyos at patuloy po na magsasabi sa ating anak nga ako ng isang dakila at buhay na Diyos. Ia-affirm po ng mga salitang yan kung ano ang pagkaunawa mo sa iyong sarili. Ia-affirm po ng mga salitang yan kung sino ka sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po, we are more than what we think of ourselves. Dahil peculiar people po tayo. Pinili po tayo ng ating Panginoon. Ayan. Sabi nga po, we have been born in the family, not of the incorruptible seed, but of the blood of Christ. Na bilang miyembro ng pamilya ng Diyos, higit natin kilala kung sino siya sa buhay natin. Na siya ang ating Diyos na maaari nating tawagan sa lahat ng oras at ating maaasahan sa lahat ng panahon na tayo kanyang mga anak ay lubos na pinagpala dahil di pa man tayo humingi, ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ang ating pangangailangan. Amen? Hindi dahil niyugyog natin ang langit at gumawa ng kabutihan, ngunit dahil mahal tayo ng Diyos. Yun lang po ang reason ng Diyos. Mahal niya tayo. That we have been loved by God kahit anuman po tayo. Huwag po natin tingnan mababa ang ating mga sarili dahil bilang anak ng Diyos, kantay-pantay po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Para higit po yung maunawaan, kailangan po natin isuot ang ating mga puso sa kanyang mga salita. Kaya nga po, we are being encouraged and we are being empowered every Sunday and in our cell groups, sa mga ministries natin. Dahil yun po ay kaparaanan para maibigay natin, ma-throw out kung ano na yung nasa atin. Kung ano na yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi naman po, kaya po bumbay yung gino. Amen. Hindi po siya nagbibigay ng staggered basis. Ibigay na po ng Diyos yan sa kabuuan. Kung paano po natin yan kukunin, nasa atin po yan. Again, balik tayo doon sa seed na ito ay may kakayahang tumubo, magbuhay, at mamunga. Kung tayo po ay namumunga na, we are taking what God has already given us from the start. Kung yan po ay mamumunga pa, nasa atin pa rin po yan. Because the capacity of the seed is para mamunga siya. Okay? Kung minsan po, iniisip natin, ang sarap siguro maging miyembro ng isang pamilya. Lalo na kung well-to-do family, no? Nakikita mo na masaya sila, na para bang wala silang problema. Isipin nyo nga po, tayo, we belong to the family of the King of Kings and Lord of Lords. Amen? Ganun po tayo. So hindi dapat po natin kinaiingita ng mga bagay-bagay dito sa mundo dahil alam natin that God has favored us beyond what we can think of. That God has blessed us more than with what we expect. Paalam nyo rin po kung bakit? Because we cannot outgive God. Kailanman, hindi natin ma-overtake sa pagbibigay ng Diyos. Dahil buhay nga ng anak niya, binigay niya. Christ is living in us. Ano man lahat ng pangangailangan natin, nasa atin na. Sabihin lang natin, we are unleashing it. We are drawing it out. At masasabi mo lang yun kung naunawaan mo kung ano na ang iyong pananampalataya. Kaya nga po, let us continue nurturing the seed. Dahil bilang isang Kristiyano, dyan po tayo mabubuhay.
Our spirituality is anchored on the Word of God. Tama po ba? Yeah. That without the Word of God, hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya. Na ang salita ng Diyos ang patuloy na magpapabago sa atin. Hindi yung ating actuations, hindi yung ating mga gawa, hindi kung ano yung narisig mo, hindi kung ano yung na-achieve mo. It is the pure Word of God na siyang magbubunga sa atin. Huwag po natin tulungan ang salita ng Diyos, hindi niya kailangan yun. Ang kailangan lang po natin, ihanda natin ang puso natin. Continue na unawain natin kung ano na po yung ginawa at yung ginawa na ng Diyos para sa atin. The seed is complete. The word is pure. Ano po? Kaya nga bilang mga Kristiyano, nakakalungkot. Kung yung mga salita, right up, ay kapapangan ko yung sasabihan na, kung yung salitang miyapseke, ka eh, may na bang nagsayang yun. Amen? Eh po, lahat po nang tumatayo sa harapan, they cannot give what they do not have. Hindi po namin kayang ibigay sa inyo yung wala sa amin. Nakapagsasalita po ang mga pastors natin according to what the Lord has done in their lives. Kaya nga po, kung ano po yung ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isang tumatayo dito, that is a fresh revelation from God. Wala po kopya-kopya. Amen? Yun po ay pagkasi ng Santong Espiritu sa bawat isa. Kilala natin ang ating Panginoon, but God is working in a marvelous way, different from one another. Kaya po i-appreciate natin kung ano yung nasa leader mo. I-appreciate mo kung ano yung nasa kapatid mo. I-appreciate mo kung ano ang ginagawa ng leadership ng CFSM para sa iyo, dahil yun ay pagkilos ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa. Amen? Wala pong karapatan ang sino man na mag-question kung ano yung ginagawa ng Diyos ng kanyang buhay. Dahil alam po natin sa pananampalataya natin, our end point is victory. Our end point is success. Bilang anak ng Diyos, sisiguraduhin ng ating Panginoon na tayo ay papunta doon sa isang buhay na ganap at kasiyasiyan. Wala pong ipagkakait sa atin ng ating Panginoon. Ano na po ba yung ginawa ng Diyos para sa atin? Just for us to be reminded, siya na isang Diyos na banal, no? Ay akinuha niya ang kasalanan ng tao para tayo ay mabuhay sa katwiran. Na siya na isang Diyos na mayaman, piniling magkatawang tao, born in the manger, so that He became poor para tayo ay maging rich. Na ang kapangyarihang dumadaloy sa atin ngayon ay galing sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. It's not hard to reign with God if you have Him in your heart. Ang pagiging isang anak ng Diyos, you are representing our Lord. At hindi tayo kikilos ayon sa sarili nating kagustuhan. Hindi po tayo kikilos ayon sa sarili nating lakas at katalinuhan. The more that we know the Lord in our hearts, the more that we are being humbled. The more na nakikita natin na walang mararating yung sarili nating desisyon, walang mararating yung sarili nating kalakasan, kung hindi, kailangan po natin magpasahog sa ating Diyos. Para patuloy pong lumawak tayo at lumalim tayo sa ating pananampalataya. Amen? Mga Kristiyano, hindi po natin inuyug-yug ang langit para mahulog ang blessing. Nasa atin na po ang blessing, i-draw out na lang po natin yan. Amen? Yun po ang pabor ng Diyos para sa atin. Sabi nga po, yung righteousness na naibigay sa atin, it is the righteousness of Christ. Dahil wala po tayong kakayahang mabuhay ng may kabananan at katuwiran sa sarili nating, sa pansarili natin. No? Kung babalikan po natin,
walang matuwid, wala ni isa man. Dahil binala po natin ang kasalanan ni Adam, making us a sinner. At ang kasalanan kailanman hindi makakatayo sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga po ang Diyos gumawa na naman ng paraan dahil hindi tayo maka-penetrate sa holiness of God because we are sinners. He gave His only begotten Son na para ang dugo niya ang maglinis sa atin at maging matuwid tayo, maging banal tayo, at tayo ay magkaroon ng relasyon muli sa Diyos. Our faith, if we understand it, lahat po umiikot sa spiritual realm. No? Ang Hebrews po, ang lahat ng kung ano ang nasa physical na yon, nagsimula lahat yan doon sa bagay na hindi nakikita. Bakit ka nagpipray ng kagalingan? Kasi alam mo, meron. You pray na sa kagalingan dahil alam mo, meron at ipinagkaloob na yan ng Diyos. Why are you asking for answered prayers? Because you know that God is able to answer for you. Bakit ka humihingi ng wisdom? Dahil alam mo, ang Diyos ay nagbigay ng wisdom. Why are you praying for peace, for help, no? For strength? Dahil alam mo na kaya ipagkaloob yan ng Diyos at ipinagkaloob na niya. Balik-balik na lang, Lord, hindi nang wisdom, wisdom, wisdom. Eh, tulip kaya yung wisdom eh. Diba? The word of said that you are complete. You have the wisdom, you have the help, you have everything, pati gunting. Okay? Ano mag Pastor Rito? Amen? Pero nagpapabalik-balik po tayo. Bakit? Kasi po yung mind natin hindi nare-renew, hindi nare-renew. Ganun pa rin siya ng ganon. Kasi nga hindi po natin binibigyan ng panahon ng salita ng Diyos para baguhin ang ating pananaw, para baguhin ang ating kaisipan. Kaya ano ang resulta? You are the old Christian that you are 20 years ago. Minuna na pa po rin ang kaka-born again. Kasi sila, ano po? They are giving their time to meditate the Lord. Ay, okay na. Okay na ako kanina. You're not okay? Sabihin niyo, okay na kayo. You're not okay dahil ang isang Kristiyano hindi nananatili, hindi nagbabacktrack, always moving forward. Amen. Amen. We are moving forward. Our faith is progressive. And pag sinabi natin progressive, pataas ng pataas ng pataas, hindi pababa ng pababa ng pababa. No po? When we are progressing in faith, the more that we understand kung ano ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabihin mo sa akin, hindi ka makakapag-reign with God kung ito na yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. When we say reigning with God, we do not need to have a great position. Hindi natin kailangan na tayo ay may mataas na pinag-aralan. Hindi natin kailangan na meron na tayong naipakita sa buhay natin. Reigning with God starts in our hearts. Even in the family, you can reign. No? Even in your community, hindi ka man barangay captain, you can reign. Dahil ang buhay mo ay buhay na naka-angkla sa salita ng Diyos. That is the life that God has given us already. Sometimes siguro nag-question tayo, yes. Pero hindi po tayo nananatili. Hindi tayo nananatili sa mga bagay na ganun. In Ephesians 3:20, sabi po niya, sa kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari natin hingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Now unto Him that is able to do exceedingly and abundantly above all that we can think according to the power that worketh in us. Nakikita niyo po kung gaano kayo ka-powerful bilang isang Kristiyano? We are more than what we think of. We are given what more than what we need of. Ne? Ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos dahil naranasan natin ang Kanyang pagkilos. At dahil sa ating pananampalataya, alam nating tumugon na ang Diyos sa ating mga panalangin, kagalingan, kalakasan, kapayapaan,
pagsasayos ng relasyon, material, katalinuhan, as if God has already provided it to you already. Tayo ay nakahihiling, pinagbubuksan at nakasusumpong dahil sa kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Brethren, we should be living the life that Christ has died on the cross for us, to live a life in peace with God. Amen? A life of complete surrender in Him, a life entrusted to God, a life of peace, favor, and power. Yan ang hinahanap ng mundong ito. Ngunit hindi natin yan hinanap, ibinigay sa atin buong buo ng Diyos dahil tayo kaming mga anak. That is our favor from God. That we live differently from this world. Peculiar people tayo, di ba? Mga anak tayo ng Diyos. Yung pagbabago ng kaisipan natin, yung kaisipan natin hindi kamukha ng kaisipan ng mundong ito. Paano nagkaroon tayo nun? It's because of the Word. It's because of Christ in us. Patuloy po yan. Paano yung mga diamond? Like a diamond in the sky. Alam mo natin yung critical in the sky. Yung pong mga diamond, nakikita po natin ang linis, umiinang, di ba? Ang ganda. Woman's best friend na namin ito. Ang diamond po sa kanyang natural state, hindi naman siya ganyang kaganda. Pinapalish siya. Inaalis yung pangit sa kanya. Para uminang siya. Para maging worthy siya. Para maging expensive siya. Ganon din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Pinapalish niya tayo. Inaalis niya yung pangit sa atin. Inaalis niya yung nagpaparumi sa atin. Inaalis niya yung nagpapababa sa atin. Inaalis niya lahat ng bagay na hindi makakatulong sa atin. That is what God is doing in our lives. Paano po yung gagawin? Ang salita ng Diyos pa rin po, God is spiritual again, dahil ang salita ng Diyos, it is a double-edged sword. Siya lang ang magsasabi na mali ka. Minsan po isipin mong balera naman sa mga kang mali ka. But as you read the Word of God, no, you realize sa iyong sarili na mali pala ang choice mo ito, na meron akong dapat gawin. You see the power of the Word of God in our lives. Tapos yan po yung winawalang halaga natin. Yan po yung, ay okay na may kakamasa na ako. Hindi po. Hayaan po natin lumago ang salita ng Diyos sa buhay natin para magkaroon po ng pagbabago. It's not near hearing the Word of God. Isaiah say na sabi niya, my word shall not return to me void. It shall not return to me empty. Yes, Panginoon. How about us? Upon hearing the Word of God, kailangan po mayroong revelation. Upon hearing the purity of the Word of God, we see Christ at the center, not ourselves. Hindi po yung mga sarili natin ang nakikita natin. No? Dahil yung sarili pa rin po ang nakikita natin, Aba, the power is not yet fully developed in us. No? May power po yan, pero dahil hindi po natin ina-allow yung power to change us, nawawalang halaga po ang salita ng Diyos. Nawawalang halaga. And we can never reign with God unless we have the power of Christ in us. At yan po ang sinasabi, ang salita ng Diyos ang patuloy na nagpapakilala kung sino si Kristo sa buhay natin. Kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kung ano ang kaya natin gawin. Amen? Yun po ang sinasabi ng kanyang salita. Okay. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ano na po ba yung inask ninyo sa Panginoon? Ano na po ba yung iniisip ninyo? Limited po. Ang sagot ng hinihiling nyo ay ganito lang. Pero ang sabi ng Word, now to Him who is able to do exceedingly more than what you have asked for, more than what you think of, God has already given it to you. Pag nakikita po natin yan, more than, then the Word of God is moving in us. The Word of God is alive in us. Pero kung nakikita pa rin natin na ang Diyos umiilos lamang doon sa maliit na bagay na hinihiling natin,
we haven't seen the fullness of God. Hindi pa rin po natin naunawaan kung sino ang Diyos sa buhay natin. Ang pangunawa po natin sa Panginoon, kung sino tayo sa harapan ng Diyos at sino siya sa buhay natin. Yan po ang magbibigay sa atin ng kalakasan, no? Para sumagwan against the tide. Nakuha niyo po yung sinasabi ko? Hindi po tayo sasagwang kasama ng mundo dahil alam po natin na ang ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. That is why we can say no to this world. That we can live a life that is different from the lives of those who are living in this world. Hindi po dahil sa sarili natin kakayahan, ngunit dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. We can soar high above, sabi nga, the clouds. Yun po yung ini-impress ng Diyos sa puso natin. At kung nakikita po natin ang bagay na yan, more than what we can think of and more than what we can pray for, God has given us. Sino sasama sa Palawan? O at ba tumami? Amen? Sasama po tayo sa Palawan, hindi dahil nakikita natin yung kawalan. Sasama po tayo sa Palawan dahil alam natin na nag-provide na ang Diyos. Amen? That is living. Living our faith. Okay? So, ang bawat isa po sa atin, meron po tayong sariling relationship with God. And I believe na as we grow in our faith, makakarating po tayo dyan. No? Because of the power of God that is in us, we can have what we are asking for. More than what we ask for. More than what we can think of. Nung inisipan tamo po, di takong bagay, di domina na yung Lord. We cannot outgive our God. Hallelujah. Amen. At habang po tayo ay nabibuild up sa faith, knowing that who we are in Christ, there is no question that we should be reigning in Him by living on His word, by standing firm in our faith. Ito na po yung mga panahong dapat sigurado na tayo sa katayuan natin sa Diyos. No ifs, no buts. Hindi na nililipad ng hangin ng ating pananampalataya. Amen? We should be standing grounded and rooted in the Word of God. Paano natin nalalaman na ginawa na ng Diyos at paano natin nalaman ang ginawa na ng Diyos para sa atin? Through the Word of God. Amen? Dahil i-reveal sa atin ang salita kung ano na yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kung sino tayo sa kanyang harapan. Even God has even, Christ has even prepared a place for us in heaven. Tama po ba ako? Meron na po tayong place in heaven. Pababayaan po ba niya tayo dito sa earth? Hindi. Amen? It is the seed that bring forth our faith in God. Nakakapanatili at makakapanatili lamang tayo sa pananampalataya dahil sa salita ng Diyos na nagpapahayag ng sa ating kaisipan na sa pamagitan ng puro at dalisay na kanyang mga salita nagiging paliwanag ang ating paningin sa mga bagay na narito sa mundo at higit sa mga bagay na espiritual. We understand the world because of the Word of God and we understand heaven because of the Word of God. We understand who Christ is in our lives dahil sa salita ng Diyos. Walang ibang salita na magpapaunawa sa atin kung ano na yung standing natin sa harapan ng Panginoon. Ang puro at dalisay na salita lamang po ng Diyos ang siyang kailangan. Ini-enjoy niyo po ba yung inyong relasyon sa Panginoon? Patingin nga po ng mga kamay, yung mga nag-e-enjoy sa relasyon nila sa Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ini-enjoy po natin yung relationship natin sa Diyos dahil kapag po tayo ay lumalim sa pangunawa natin kung sino tayo sa harap
nagiging enjoyment yung relationship natin sa kanya, hindi po yun nagiging kabigatan. Amen? When we enjoy the Word, we enjoy our relationship with God, we enjoy our ministry, we enjoy our fellowship with our co-Christians, lahat po yan ay bunga ng pananampalataya. Lahat po yan ay bunga ng seed, ng Word of God na naitanim sa puso natin. It's time to check. Time check. Am I enjoying my relationship with God? If not, sino po nagkulang? Is it the seed? Is it the Word of God na nagkulang para hindi mo ma-enjoy ang iyong relasyon sa Diyos? Definitely no. Sino ang nagkulang? Ako. Definitely yes. Bakit hindi ko ma-enjoy ang fruits ng Word of God? It is for our enjoyment. Okay? So palagi po natin i-check ang sarili natin. Hindi po sasabihin ng iyong katabi, hindi sasabihin ng ibang tao, nag-i-enjoy ka ba sa relasyon mo sa Diyos? Ikaw mismo, kahit walang magtanong sa'yo, you can assess your heart. I-assess mo ang sarili mo, nag-i-enjoy ka pa ba sa salita ng Diyos? Kung hindi ka na nag-i-enjoy, ang tanong, bakit? Bakit hindi ka nag-i-enjoy sa salita ng Diyos? Kung yan ang ibinigay ng Panginoon para maunawaan mo kung ano na ang ginawa niya sa iyo, para maunawaan mo kung sino siya, kung ano ang kaya niyang gawin para sa iyo. It's a life of complete surrender. No? Meron po tayong sariling kakayahan, meron po tayong mga dispositions in life, meron po tayong sariling diskarte sa buhay natin. Yes, that's good. Kahit na ako, meron sarili akong diskarte sa pagtuturo ko. Okay? Pero ang buhay na nakaangkla sa salita ng Diyos, ang buhay na nakaangkla kay Kristo, lahat po yan, alam mo kung ano ang gagawin mo because you have been empowered by God. Empowerment po ng Diyos ng gagaling mula sa kanyang mga salita. When we meditate and we nurture the Word of God in our hearts, ituturo lahat ng Diyos ang direksyon para lumakad ka lang at kamong basne-basne na umulala na mag-enjoy kayo. Alway ko na lang. Kabayan-kabayan. Di pastor, ikaw ang nebo ka. Amen. So when we enjoy our relationship, no, lahat po ng ginagawa ng Diyos, kahit na maliit na bagay lang, nakikita mo ang pagkilos ni Kristo. Hindi mo nakikita yung sarili mong diskarte, hindi mo nakikita yung sarili mong katalinuhan. It is only because you have been anchored in the Word of God na lahat ng decision mo, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, depende pa rin sa pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. That is how deeply rooted ang salita ng Diyos sa buhay mo. Amen. You can decide as a Christian. Huwag mo nang itanong. Okay? Kasi nga po, built-in na sa atin yan. At na-empower yan, na-energize yan dahil sa salita ng ating Panginoon. Na-born again tayo because we have heard the Word of God. Right? Nagkaroon tayo ng pananampalataya because we keep on hearing and hearing and hearing the Word of God. Nagkaroon po tayo ng change in perspective dahil nasusok tayo sa salita ng Diyos. Nakita natin kung ano na ang ginawa ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ipinapakita ng salita kung ano ang yung destiny. Our destiny is to win for the glory of God. Yun po yung team natin, which is true. Wala po pupuntahan ng isang Kristiyano kundi tagumpay. Dahil ang Diyos natin ay tagumpay. Amen. Napagtagumpayan na niya ang mundong ito. Ang proseso ng tagumpay, paano mo mukunin? Sa sarili mo lang. Kasi pwede rin naman. O kaburin mo pa yung pagkal. Diba? You just have to live with what the Word is saying to us. Child, relax. I have prepared everything for you. Amen. Manapagyawaring bunga. God is able to do exceedingly and abundantly, more than what we can think of, more than whatever we can ask for. Di po ba? Ang kaparaanan ng Diyos ay hindi natin kaparaanan.
at ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaisipan. Kung ang kaisipan natin, ganito natin makukuha ang mga bagay-bagay, live it in faith and let God do the work for you. Yun lang, yun po yung nais sa atin. We have our talents, let us praise God. No? We have the strength, let us praise God. Kung ano man po yung ginagawa ng Diyos sa atin, let us praise Him. Dahil sa pamamagitan niya, nagkakaroon po tayo ng kalakasan. Sa pamamagitan niya, ginagamit po tayo ng Diyos. Sa pamamagitan niya, ang mga katabing bahay natin, ang group work natin, kung saan man tayo, nakikita nila ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po sinisimbihan ang isang lampara upang ilagay sa ilalim ng lamesa. We have been empowered by God to shine, to reign with Him, to see that God is living in us. Yun po yung difference natin bilang isang Kristiyano sa mundong ito. We think differently. We act differently. Because we have been anchored, rooted in the Word of God. Kung hindi pa rin po tayo makapag-decide on what is good for us, check again. Ano na po yung nangyari sa Word of God sa atin? Ano na po yung nangyari sa seed of faith sa atin? Lahat po tayo, no? May kakayahang ibinigay ang Diyos para sa atin. Amen. So let's have po yung next verse. Sabi po niya, kung
tayo may nagtitiis ng hirap sa mundo nito, maghahari din tayo kapiling niya. Kapag siya ay ating ikinahiya, ikahihiyarin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat sa atin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Amen? Ano po ba yung mga kahirapang tinitiis natin sa mundo ito? Ang dami, amen. Meron po bang kahirapang tinitiis tayo sa mundo ito? Meron po. Meron po sakit. Meron po lungkot. Meron po kawalan. Meron po broken relationships. Meron po tayong iniinda sa ating mga buhay. Meron po tayong dapat bayaran. Lahat po yan. Kung nahihirapan po tayo at nagtitiis, ang sabi niya, kahit na nagtitiis kayo dyan, maghahari pa rin kayong kasama ko. No? And God is giving us our ways para ma-overcome mo natin ang mga bagay na yan. In this world, there is tribulation. Pero I have overcome the world, ang sabi ko ng Panginoon. O hindi pa po ba natin i-re-rest ang case natin sa ating Diyos? Sinabi na niya sa atin lahat, I have overcome the world. Let me have it. My yoke is easy and my burden is light. Ibigay mo lahat sa akin yan. At makikita po na na dahil mo pala niya. Makanin yan pala kasi po dito. Thank you, Lord. Pero minsan po ang tao, wala na pa nga ni pwede ng lapitan kung talang kakayahan, ubusin mo na niya bago niya ibigay sa Diyos ang kanyang nararanasan. Ano pong naging resulta? May exhaustion. Napagod na tayo. Okay? In Romans 5:17, sa pamagitan ng pagsubay ng isang tao, naghari ang kamatayan, ngunit sa pamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Sino po ang mga itinuring na mga taong pinagpala at matuwid ng Diyos? Tinuring na matuwid at pinagpala. Sino po yun? Sino po dito? Ikaw, ako, tayo. Maghahari po tayo kasama ng Diyos. Yeah? Ulitin ko po, sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Yun ay si Adan. Kung siya po ay mag-born, naghari ang kamatayan, pumasok ang kamatayan, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos dahil sa kamatayan, dahil sa sin. Ngunit sa pamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, wala po ni isa man sa atin ang makapagliligtas sa ating sarili. At dahil mahal tayo ng Diyos, siya ang gumawa ng kaparaanan para ma-restore yung ating old nature, ma-restore tayo doon sa ating talagang nature, buhay. No, that we are holy in Him. Yun po ang ating Panginoon na si Jesucristo. Ang mga taong pinagpala ng sagana, you are not only blessed, you are more than blessed. At itunuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Amen. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Kung kayo po, kiniklaim nyo na kayo ay anak ng Diyos na tinuring niyang matuwid, we are more than blessed to live a life reigning with Christ, reigning with God. Hindi dahil sa sarili nating kalakasan, katalinuhan, at kung ano-ano pa, yun po ay dahil lamang sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Amen. Meron po bang qualifications ang Lord para maghari ka sa mundo ito? Meron po. Anak ka lang niya. Hindi niya hihingi na maging presidente ka ng isang bansa para ito yung kanyang ama. We will reign with Christ. We will reign with the abundance of Christ in our lives because tayo ay mga anak ng Diyos. Yun lang po ang reason. Anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos, hindi sa laman. Naging anak tayo ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Tayo itinuring na banal, matuwid, na i-restore yung ating dating
dating life with Christ, di ba? Nung hindi pa po nag-fall si Adam, ang ganda po ng buhay nila, di ba? Sabi ni Lord, okay kayo man yun. Ingatan niyo, pagyamanin niyo. I-enjoy yung ito na gano'n. Di ba? Kaya nga po tinatanong ko, nag-e-enjoy ba kayo? Kasi ni-restore na ni Lord yung kung sino tayo. Our sin has been blotted out. Di ba? Habang pagbabasa kaya sabi ko, we are more than blessed na kahit nagkasala ang tao, binura lahat ni Kristo as in. Bago tayong paper na walang bahid kasalanan, kaya nga maidudraw out natin kung ano yung nasa spirit dahil tayo ngayon ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Yun lamang po ang kadahilanan kung paano lalabas na maa-unleash ang buhay ni Kristo sa atin. It's because we are now declared righteous. We are free from the debts of sin. And all we have to do is to live that life that God has already given to us. To live a life reigning with Christ. We are more than conqueror. Ito po yung buhay na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Maghahalin po tayong kasama ng Diyos. Kaya nga po, tama po yung part of the thing natin, reigning with God. Na makilala mo kung sino ka sa Diyos, kung sino ka sa harapan ng Panginoon, then you will know kung paano kang mamamahal na kasama ni Kristo. Ang kapamahalaan na binigay sa atin ng Diyos, no, ibinigay na po sa atin, ibinigay na sa tao. At sino ang mamamahal? Mga anak ng Diyos. God has given us this world so that we can reign in Him. No? Di po ba in the Old Testament? Ang katuwiran ng tao ay yung kapag nag-offer siya, di ba, nagiging matuwid siya kasi nabayaran yung kanyang kasalanan dahil sa offering. But right now, we are living in grace. God has paid, Christ has paid it all for us. Nasa biyaya na po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po meron po tayong katwiran kabanalan dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Babalik at babalik po tayo, walang ibinigay ang tao para siya ay maging matuwid, para siya ay maging banal. Lahat po yan ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. No? Kung meron po tayong kinukuha, amen? Kung meron po tayong kinukuha, that is self-righteousness. Self-righteousness na po yung kinukuha natin. Hallelujah. So let's have the next verse. Brother Jeff. Pwede po ba natin basahin lahat? 1, 2, 3, go! Ephesians 1:22, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay, as in lahat ng bagay, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay. Para kanino? Para sa iglesia. Sino ang iglesia? Tayo. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Amen? This is how amazing the Word of God is. Ginagawa po niyang simple para maunawaan kung ano ang estado natin sa harapan ng Panginoon. Pwede po bang Ephesians 1:21? Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Nasaan po ang lupa? Nasa atin. The world was given to us for us to reign. Ang kapamahalaan dito ay binigay na ng Diyos sa tao.
Amen? At inirestore niya ang kanyang mga anak bilang matuwid, banal, para po lahat ng kung ano ang nasa spiritual ay makalabas. Makalabas. Makapag-gastig kung ano yung nasa spirit sa atin. Yun ay ginawa ng Diyos para sa bawat isa sa atin. If God has given us everything, restored us to the original state na ang tao ay may kapangyarihan, meron pong relasyon sa Panginoon, meron pong mga bagay-bagay na ginawa ang Diyos sa tao. Just for us to enjoy that relationship with God. Para ma-realize natin kung gaano tayo pinagpala bilang kanyang mga anak. At hindi po hahayaan ng Diyos na tayo ay mahirapan sa mundong ito. Kaya nga po in-overcome niya ang world. No? Kaya nga po naibigay sa atin yung kapamahalaan. Kaya po ibinigay niya sa kanyang mga anak ang paghahari sa mundong ito. Dahil alam niya kapag ang anak niya ang naghari sa mundong ito, hindi mapababayaan ang mundong ito. When you become leaders of your own household, when you become leaders of all your own clique, of your own group, when you become leaders of whatever entity or organization, leader of your workplace, no? Ibinigay po ng Diyos sa inyo yan. Ibinigay po ng Diyos sa inyo yan para po maipakita kung paano mamahala ang isang anak ng Diyos. Ang buhay po natin sa pang-araw-araw, kapag po yan ay naka-angkla sa salita ng Diyos, alam niyo po, alatangan posisyon, alatangan po title, people will be flocking around us. Punta lang nakatamo po because they can see the light in us. At yun po ang hinahanap ng mundong ito. Ang hinahanap po ng mundong ito ngayon ay liwanag. Sa lahat ng nangyayari sa mundong ito, kung wala pong Kristiyano, pabagsak ang mundong ito. But we have been empowered by Christ, no? Para tayo po ay tumayo sa ating pananampalataya. We have been empowered by God para i-unleash natin kung ano na yung nasa atin para po magbigay ng glory sa kanyang pangalan. No? Pakitaas. Ay, ibaba ka lang. Ipinailalim ng Diyos sa paan ni Kristo ang lahat ng bagay. Tapo? At ginawa ng ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia. At Iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumuno sa lahat ng bagay. Ano man po ang nakay Kristo ay nasa Iglesia. Tama po ba? Amen. Yes. Ano man po ang nakay Kristo ay nasa Iglesia. And because nasa atin kung ano pa man ang nakay Kristo, dapat po natin makita ang ating mga sarili na binago, pinuspos, may kakayahan, may katalinuhan, na tayo po ay mamumuno, maghahari dito sa mundong ito dahil si Kristo ang naghahari sa atin. Hindi po tayo maghahari ayon sa katalinuhan natin. Hindi po tayo maghahari anuman nasa atin. It's only by Christ that we can reign in this world. And our reign in this world is because of spiritual things. No? Dahil mabago po tayo ng salita ng Diyos, nagkaroon po tayo ng ibang perspective, tayo po ay nag-iisip ng naiba sa mundong ito. Then, ang sabi ko nga po, that will be the time that the people around us will say, God, His God is alive. Ang Diyos niya ay buhay. Merong pagbabago, merong nakikita. Huwag po natin sayangin kung ano nang ginawa ng Diyos sa atin. Huwag po natin sayangin kung ano na yung empowerment na ibinigay ng Diyos sa atin. At huwag po natin hayaan na hindi maitanim ang mabuting seed sa ating mga puso. Dahil hindi po natin ma-enjoy ang fruit niya. I would like to end up po serenity with Him. Personal to. Na-share ko na po to sa mga women's. I-share ko po hindi para magmalaki. I-share ko po kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay. Ano ang pag-alaki?
Amen. Darang naman niya po, siguro nga po sa nila. That is Angela City Public School Teachers Association. And I have been a part of this association for 9 years. Nag-start po ako ng BOD, tapos naging secretary, nare-elect po ako ng secretary, and now, naging president po ng Acosta. Amen. Alam niyo po kung ano yung ginawa ng Diyos, in-impress niya sa heart ko. Malaki ang gagawin mo paglilingkod. At ang paglilingkod na yan, hindi mo kakayanin mo sa sarili mo lang, ikaw, uhugot. Dahil ang paglilingkuran mo ay hindi mga Kristiyano. No? At nakikita mo kung ano ang kalakaran. Pero God has impressed in our heart kung ang Kristiyano walang gagawin, anong mangyayari. Amen. Sabi na pong Ate Tereka, great ng Lord ay naragingin ng kalaban. That is one thing. I believe that it's the work of God. Na yan wala ng kalaban. Pero the Lord would want us to take pride doon sa ginawa niya para sa atin. O sige lang, ang kalaban na, I'll give you 50 plus 1. Eh? Ano po yung 50 plus 1? Kailangan yung actual votes of 50 plus 1 makuha mo. Dahil kahit na wala ng kalaban, hindi ka mananalo. Kung hindi mo nakuha yung 50 plus 1 na yun. Yan po. So, nagkaroon ng election. No? Ang hinihingi po nila sa amin is 50 plus 1. We have given them 86.95% of the actual votes. Amen? Yun po ay gawa ng Diyos. Amen. So tayo po lahat ay tumayo, tayo manalangin.